Mahalaga sa akin itong pelikulang ito bilang artista, kundi bilang mamayanan ng Pilipino. Dahil importante sa atin malaman ang istorya natin. Importante rin sa atin na paulit-ulit ipaalala sa atin itong mga nangyari sa historia natin para makita natin ang mga pagkakamali natin at maitama natin yung mga pagkakamali natin na paulit-ulit hanggang sa panahon ngayon nagagawa at nagiging pagkakamali pa rin natin. At maasahan ng mga manonood dito sa pelikula tulad ng paggawa ni Jerrold sa Heneral Luna ay, first of all, it's going to be entertaining. The next one is relatability. Maraming makaka-relate dito in terms of not just the young people but of all generations dahil it's not just because of our history but it's also because of knowing and remembering who you are. Parang tagline na namin, tandaan mo kung sino ka, parang pagpapaalala sa'yo kung sino ka. Thank you. Okay, thank you. How different. I always say na Heneral Luna is all fire and anger. And then pagdating kay Goyo, ano siya, introspection. Kumbaga, kung si Luna ako ay si Goyo para sa tubig. Ganun yung daloy nung kwento. So, mas tahimik yung pelikula. And in a way, mas parang invitation siya sa audience para pag-isipan ng mabuti kung ano yung mga nangyayari sa screen. Hindi lang siya yung parang paglabas mo ng sinehan ay I stand with you na ganit na ganit ako. Ganyan. Pero it's more of saan pa tayo nagkamali and then ano yung nangyari sa revolution namin at bakit tayo naging nagkamali. Parang ganun siya. Mas matagal ba itong ginawa kaysa sa Luna? Ilang shooting days kayo? Ay, sobra. 60 shooting days over a span of 7 months. Ganun siya katagal. And then post-production is also around, ganun, halos isang taon din siya. Yep, tama. So, yung Luna, gano'n katayong gumawa sa inyo? Sorry, yeah. Yung Luna, how many shooting days? How many shooting days? 31 shooting days. Ah, so almost double. More than. Ah, yes, double. Yeah. My math is slow. So, wala ka dito kung sino yung collaborator mo in the script. So, who wrote the full script with you? I co-wrote the script with Roddy Vera, who's a writer. Congrats to Roddy Vera. You just scored a big movie with Signal Rock. He's wanting to score. And yung bang structure nito parang Luna din kasi I noticed the character of Aaron Villaflor is present again. He was the journalist in the first movie. So what is exactly is his role here? Parang may kaugnayan ba sa screen telling the narrative? Para siyang audience survey kasi nakaka-relate yung audience dun sa mga conclusions na nararating ni Hoven. Kasi dun sa Luna parang pinapanood lang niya si Antonio Luna kung ano yung mga ginagawa niya. And then pagdating sa Goyo, nagkakaroon na siya ng mga conclusions tungkol sa mga leaders na kung kanino siya napapasama. Yun, so yung grupo nila Goyo. So parang napapansin niya. In a way, medyo parallel sila sa character ni Avelino na pareho sila may mga observations tungkol sa mga leaders nila. So, Aaron, how do you feel that you're the only one from the original cast of this part of Goyo? So, I'm thankful and I'm still blessed. Thank you, Director Jerrold, from Luna, tinawid mo ako ng Goyo. Diba? Yung kakaibahan naman ng character ni Heven dito, siyempre at first, sa Heneral Luna, he's a journalist. So, dito may pagbabago ng konti. And at the same time, never expected na he's gonna work with the Goyo side. So, medyo komplikado yun para sa kanya. Sabi nga ni Direk, dumating sa point na may conclusions na siya sa mga bagay-bagay na bakit nandito ba ako sa side ni Goyo? Bakit ba kailangan namin magtrabaho sa kanya? Bakit ba
ganito yung pakikipag-usap niya sa amin. Bakit hindi ko makita sa kanya yung inahanap ko at yung inaasap ko na yung ganun siya na tinatak ko siya sa utak ko. So para kay Ruben, mahirap siya dahil isa yung pagsubok dahil from General Luna na iniidol niya si General Luna, nasama na pasama naman siya sa isa sa mga nakalaban din ni Luna. At sa akin naman, for the young ones, para sa mga kabataan, it would really help our kabataans, our young ones, for them to understand the story. Kasi I'm portraying the character of women, which is actor and narrator. So somehow, mapabilis at mapadali sa kanila para itindihin nila yung kwento at hindi sila mawala sa mga gusto nilang questionin sa kwento na ito at gusto nilang tanungin kung bakit nga ba si Goyo ay ganito. Dahil ang unang-una sa lahat, si Goyo lang naman ang inaasam niya is mapabuti yung bayan niya. It's just that na he's still young, he has no choice. Lahat ng mga infos na nasa utak niya, he wants to prove himself na I want to do something better for my town, no? sa bayan ko. Kaso lang medyo nahihirapan ako. That's why I need help sa mga iba rin ng mga kasama niya, yung mga utol niya, yung mga kaibigan niya. Pero si Goyo talaga, ang gusto niyang pabuti is gusto ko ng pagbabago sa bayan. Ito po. Okay. Medyo marami actually, yung ibang karamihan doon ay na-discovery ko sa pagbabasa ng unang draft ng script. At yung iba naman sa mga naisulat ng mga sa mga libro na nabasa patungkol sa kanya. Pero physical side, parang siyempre hindi ko alam na may golden tooth si Goyo. Na kung makikita niyo yung trailer, medyo makikita siya. Pero kung napanood niyo yung pelikula, mas nalabas siya. Another thing is, alam ko na parang may haka-haka na marami siyang babae. Pero dito parang may patunay. Dahil yun nga, may mga letters na nagpapatunay na. At siyempre, ano pa ba? Ano pa ba ang kay Goyo na hindi natin alam? Hindi naman, mapagmahal. And siguro yung dalawa sa mga na-discovery mo. Marami pang iba yun. Pero itong mga ibang na-discovery ko tungkol kay Goyo ay hindi na naging parte ng pelikula dahil the film takes after Luna dies. Bali na sabi kanina ni Jerrold Tarog na more or less yung General Luna, more or less iba kumpara siya as period yung character niya on Luna ng Fire. Dapat dito tubig ka. How did you make it exciting yung role mo kung ikaw ay tubig? Go with your flow. Hindi naman malakas yung actors. Hindi naman, pero yun nga. Pero ang kinausap ako ni Jerrold dito, parang gusto niya ipakita rin. Bilang, hindi rin naman natin, kahit naman siguro sino sa atin, di ba? If you're giving so a big responsibility habang sa napakamurang ito, or bata pa kang tatawagin dahil matatrato nga natin silang bata. Pero, ang dami talagang tumatakbo sa utak ng na isang tao at syempre, nasisilaw ka. Nasisilaw ka sa kapangyarihan, sa mga pangyayari sa paligid mo na nakakalimutan mo kung ano ba talaga ang responsibilidad na binigay sa'yo at kailangan mo gawin. Ang question ko kay Paul, kay Jerrold ko, no? Sa General Luna, binali mo ang character ni General Luna. Dito, paano binali ang character ni Goyo? Binali? Binali in the sense na, ilalim yung human side nila.
Ah, okay. Kasi when you read about Goyo, usually yung mga accounts sa kanya medyo yung straightforward na na heroic siya, oh, yung mga accomplishments niya ganyan. Pero pag na-encounter niyo yung book ni Pocket, yung mga question of heroes, yun naman, sobrang opposite yung ginagawa niyo. Binabasa niyo lahat ng mga tao na tinuturing natin ng mga bayani. So parang naghanap ako ng balance between yung heroic side and yung pagbabasa ng bayani. Which is, may mga accounts dun sa buhay ni Goyo na parang merong a few times na nakita ng mga friends ni Goyo na takot si Goyo dahil na-realize yung mga maray siya. So may mga ganang bagay na parang hindi mo usually nakikita sa isang pelikula na tungkol sa isang bayani. So parang yun yung parang in-emphasize sa pelikula. Yung idea na may takot, na natakot siya dahil na-realize niya na napaka-fragile pa yung buhay niya. Other than yung mga sabi mo na sa accounts niya ng booking na mo, ano pa yung mga pinagpasinan mo ng pagsulat niya? Madami actually. Although dalawa lang yung parang pinaka-extensive na libro to put in, which is yung Unacceptable Holocaust kay Chudoro Calaw. And then yung isang parang compilation of facts and trivia kay Isaac Cruz. Pero, so kasama din yung libro ni Nico King, Occasion Heroes. And then, in-expand ko pa yung environment around Goyo to include the points of view of Mabini, General Alejandrino, and then also Hoven. So, may libro si General Alejandrino, yung The Price of Freedom, and then, libro ni Apolinario Mabini, parang The Letters of Apolinario Mabini, which is like 400 pages of mga letters niya. Sinulit niya kung kanina. And then, marami dun sa mga voiceovers na ni Mabini dun sa pelikula, actually, galing dun sa mga letters. So, doon pumasok yung creative license mo. Ayan na. Yung creative license, at pumapasok mo? Yung kinds of? Yung creative license. Creative license. Ano siya eh, parang mix siya ng trabaho ko sa storyteller. Parang pag may mga parts na kailangan kong i-enhance for dramatic purposes, ginagawa ko siya. For example, yung pagkamatay ni Goyo, iba-iba yung accounts to this. May iba na nakasakay siya sa kabayo, may iba nakadumaw lang siya, ganun. So parang sa akin, pili ko kung ano yung mas bumabagay sa tema ng pelikula. And mas okay sa akin yung mga accounts na meron kasi yung account ni Goyo na ang nag-describe is yung katabilang niya, si Lieutenant Carrasco. So meron siyang diary na sinulat na sinabi niya kung paano talaga namatay si Goyo. So in a way, mas doon ako nag-lean towards kasi mas malapit siya doon sa tema ng pelikula. Hindi yung ang account ni Goyo na yung super heroic na last time siya nasa kabayo, that was written by the Americans. So parang mas doon ako nag-cycle yung last ko. Okay, last question. Yung Heneral Luna more or less naging controversial kasi more or less may mga POVs din ang mga historians doon sa naging version mo. Sa palagay mo, magkakaroon din ng controversy niya ito sa naging version? Of course. Hinihintay ko nila po ano magiging reaction. Okay, thank you and congrats.